So yun nga, no, what is up guys, and today is magre-repaint tayo ng crankcase para sa ating Mio Sporty. Bali, nabanggit ko na rin to last video guys, dun sa pagpapolish ko ng crankshell. Ayun nga, nakipag-swap ako. So, tignan din lang natin yung itsura netong crankcase, yung condition niya. So, ayun siya guys, talagang pangit na rin yung itsura niya. So, ang gagawin natin dito is gagamit na lang tayo ng paint remover. So, parang nakailang patong na rin ng pintura to. And dito is hindi na rin magandang tignan. So, baka tanggalin ko na lang din yan. Dito naman tayo sa taas kung saan lagi yung nakikita. Pangit na rin yung itsura niya dito. Tapos dito naman tayo sa loob. Ito, madumi na. Tapos yung bearing dito is nilagay ko dun sa may clutch bell dahil natatanggal siya. So ilalagay ko na lang pag i-install na tong crankcase. So yun lang guys, lilinisin ko na to. Hindi ko na ipapakita sa video dahil madali lang naman maglinis. Sabon at tubig lang yung gagamitin ko dito guys. Hindi na ako gagamit ng gasolina dahil kaya pa naman. So yun lang. So yun guys, nalinis ko na siya gamit ang sabon at saka tubig. Hindi man siya ganun kalinis guys, mas okay naman na to kaysa kanina. And bandang loob din naman, so hindi naman siya makikita. So yun guys, pupunasan ko na to, then mag-a-apply na tayo ng paint remover. Tatanggalin ko na lang din to guys. So may natira pa naman akong paint remover dito guys. Matagal na to, ewan kung pwede pa to, pero tatry na lang din natin. So ipapahid ko na lang din siya dito gamit tong paintbrush. Ayan. So mukhang okay pa naman siya guys. Unang pahid ko pa lang natanggal na tong pintura. So, iiwan ko muna sigurong ganyan guys. Babalikan ko na lang after mga 5 minutes. Ayun na siya guys, after 5 minutes. So, tanggalin na natin. So yan guys, natanggal ko na yung mga pintura niya. Actually may mga naiwan pa pero maliliit na lang. Gaya ng mga nandito sa bandang baba pero hindi naman na makikita yan guys. Saka may isa pa tayong problema. Dito guys is may malalalim siyang gasgas. Yan. So magmamasilya sana ako pero gagawa na lang siguro ako ng experiment. Titignan ko kung tama yung iniisip ko. Bale, kakapalan ko na lang yung UCH210 surfacer na Samurai sa part na to hanggang sa pumantay. Yun nga lang, kailangan natin ng mahabang oras para sa flash off time niya. Kailangan nating patuyuin ng 5 to 15 minutes bago tayo magpatong uli ng panibagong coat ng surfacer. So, titignan ko kung okay yun guys, pero kung hindi gumana, okay lang din since hindi naman na siya ganong mapapansin once na makapal yung coating na ginawa natin. So, yun lang guys, bago ko umpisahan is magwe-wet sand na ako gamit ng 600 na liha. So ayan na siya guys, naliha ko na siya ng 600 grit na wet sand na punasan ko na rin, so tuyo na siya. So magbubuga na tayo ng UCH210 surfacer. So ayan guys, UCH210 surfacer. So, i-shake lang din nating mabuti.
So yan guys, after first coat, yan yung itsura niya ngayon. So 15 minutes na rin yung nakalipas, then magse-second coat na ulit tayo. So yan guys, tapos na yung second coat, tapos na rin yung 15 minutes, so magte-third coat na tayo. So ayan guys, nakapag 3 coats tayo ng UCH 210 Surfacer. So masaya naman ako sa resulta niya. Sinigurado rin natin na napinturahan natin lahat ng sulok-sulok niya. And kung mapapansin nyo guys, yung malalim na gasgas kanina, hindi na siya gaanong napapansin. So magto 2 coats pa tayo ng base coat, tsaka 2 coats din ng top coat. So sa tingin ko naman, hindi na mapapansin gaano yan. And ayun nga guys, hapon na rin, 4:30 na ng hapon. So itutuloy ko na ulit ito bukas. Then lilihain ko siya ng 1200 grit na liha or 2000 bago tayo mag base coat. So sakto lang din guys, papatuyuin ko na lang ito magdamag. Then babalikan ko na lang ulit kayo bukas. So ayun na siya guys, pinatuyo ko na siya magdamag dahil inabot na rin tayo ng dilim kahapon. Ngayon ko na siya itutuloy, magwe-wet sand na tayo gamit ang 2000 na liha. Para bago tayo magbuga ng base coat natin is medyo smooth man lang or mabawasan man lang yung orange peel niya. So ito siya guys, 2000 grit na liha. Dito sa pagliliha guys, hayaan natin na yung liha gawin niya yung trabaho niya, wag natin masyadong didiinan. So ganyan lang guys, nakapatong lang yung kamay natin. Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way, couldn't keep us from the sea. So ipakita ko lang sa inyo guys yung orange peel na sinasabi ko. So yan yung orange peel guys. Kung mapapansin nyo, nilihan natin pero may mga malalalim pa na spots. Mas malalayan kanina nung hindi pa natin niliha. So kahit papano guys is na-lessen man lang natin. Kasi kapag hindi natin ginawa to, pag dire-diretso lang tayong nagbugat, hindi tayo nagliha, hindi smooth yung reflection. So guys, pwede nyo pang patungan uli ng surfacer ito once na malihan nyo ng ganito, para mas medyo mahabol yung mga low spots. Pero ako guys, is magbe-base coat na agad ako. Option nyo naman yun guys, yun lang, then magbe-base coat na ako. So gamit ko to guys, K414 Black Gray Matte. Irerectang paint ko na siya sa surfacer natin. Hindi na ako gagamit ng undercoat na white or black para medyo gray yung effect niya. Medyo lalabas yung pagka-gray na itong kulay. So yun lang guys, i-prepare ko na tong crankcase para mabugahan na natin ng K414 na black gray matte. So i-shake lang natin ng mabuti guys. So ayan guys, first coat ng K414 na black gray matte. Tuyo na siya, then magse-second coat na tayo. Yung second coat natin na yun, yun na yung last coat, then mag-a-apply na ako ng K1K Clear pagkatapos. So ayan guys, mag-a-apply na tayo ngayon ng K1K Clear. So i-shake lang din natin ng mabuti. We'll be right back.
So yun guys, tapos na yung first coat natin ng K1K Clear. Then magse-second coat na tayo ngayon. Yun na rin yung final coat natin. So ayan na siya guys, tapos na yung second coat ng K1K Clear. Bale, medyo umulan ngayon, medyo umambon. Makulimlim walang araw, kaya gagamitan ko na lang din siya ng heat gun. So yun guys, although gumamit ako ng heat gun, hahayaan ko muna siyang matuyo for about 2 hours ulit bago natin ikabit. Yun guys, tuyo na siya. So, ikabit na natin. So, ayan guys, bago ko tapusin tong video na to is mag-shoutout muna tayo. So, ayan, shoutout to Alzaibar Jana and to Jude Bayonla. And also, shoutout to Jarey Florendo. Shoutout also to King V. Shoutout to Sian Kagungun, kapatid din from local ng Comsite. Ewan ko kung Comsite ang basa doon, pero shoutout sa'yo kapatid. And ayun guys, shoutout also to Daryl Ryan Flores. Ayun, shoutout sa'yo paps and ride safe. So abangan nyo yung next video natin guys, dahil may mga ikakabit tayong mga bagong parts. Actually nakakabit na siya ngayon kung nakikita nyo. So tinakpan ko pa yung isa. And ayun lang guys, sana nagustuhan nyo tong video and hopefully nakatulong. So hanggang dito na lang muna. As always, ride safe. Peace. Nilagyan ko ng ganito dahil pag nagwawas yung ano, babasa yung ng tornilyo. Ay, ng ganyan. Bilhan mo na lang ito ng kobe.